For the record, by end of 2024, most of them, tapos na po ang contract with Blacklist International. Hindi nga sila nakakapahinga eh. Ako, hindi, wala pa ako talaga akong pahinga guys. Mula pag-MPL. Hindi ko sure. Pag pinayagan ako ng Echo, syempre. Malamang marami ang nagtataka na kasyo, akala ko ba Inspi magre-retiro na yung V-Wise, bakit hanggang ngayon ay wala pang goodbye na ilalabas patungkol sa kanilang dalawa? At hindi ba't Inspi ang pagpipilian lang ay yung sinabi ni Oh My Venus sa kanyang live na one last ride o one final goodbye? Samantalang wala nga sila sa roster para sa S13, na ibig sabihin tama yung one final goodbye na sinabi mo, pero bakit hindi pa rin sila nag-aanunsyo ng kanilang retirement? Ito yung ipapaliwanag ko sa inyo kabatang kung bakit hindi pa nila magawang mailabas yung ganitong info para sa mga tao, kaya makinig kang mabuti. Pero teka, kamusta kabatang? Balita ko, gusto mo ng kwento ha? Itabi mo, at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una, alam kong marami ang dismayado sa Blacklist maging sa V-Wise ngayon na kesyo ang aarte, mga paasa, mga paartista o kung ano-ano pang nababasa kong mga komento patungkol sa kanila. Pero maiintindihan mo naman yung mga taong dismayado dahil malamang sila yung nag-aakala pa rin hanggang ngayon na may kita pa nilang maglalaro ang V-Wise. At sa katunayan, ultimo mga bashers nila ay gustong gusto silang paglaruin dahil malamang sa alamang gusto muna nilang makita na mahirapan yung dalawa. Yung tipong kaya sila mapaparitiro ay dahil lang magmimisto lang hindi na nila kayang sumabay sa pro scene. Ganitong-ganito yung kagustuhan ng iba kung bakit gusto nilang bumalik rin ang V-Wise kahit hindi naman sila mga supporter nung dalawa. Ikaw ba naman magmula nang pumasok sa Blacklist itong V-Wise, abay hindi sila nakaranas man lamang ng top 3. Kumbaga sa pananatili nila sa team, abay parati silang nakakapasok sa Grand Finals. Kaya yung iba dyan gustong bumalik ang V-Wise para maranasan man lamang nila na mag top 8 sa kanilang buong career, pero kailanman ay hindi ito nangyari sa ilang taon na sila ay naglalaro. Pero mas marami ang mga supporter nila na gusto silang bumalik dahil nga automatic nakakapag grand finals ang team sa tuwing sila ay nasa lineup o itong dalawa, at syempre ang minahal ng mga tao na lineup ng Blacklist ay yung kasama ang V-Wise. Pero ulit-ulitin ko sa'yo kabatang na wala nang VY sa pro scene. Sa totoo lang, ngunit may isang bagay na lang kasi ang nagpapanatili sa kanila, kaya hindi pa nila magawang mai-anunsyo ang retirement nilang dalawa. Pero bago ko sabihin kung ano yung humahad lang, abay atin munang balikan kung ano-ano yung mga posibleng dahilan o naging dahilan kung bakit humantong na sila sa puntong gusto na nilang magretiro. Una, sa tagal ng pamamalagi ng VY sa pro scene mula Onyx papunta ng Blacklist, abay kasama sa kinaharap nila araw-araw ay ang pressure na dala ng mga taong may ayaw sa kanila. Ang V-Wise kasi ay mainit na sa mga mata ng tao na pilit silang gustong makitang nasa ibaba o nahihirapan. Kumbaga sa buong karir nila sa MPL ay isa yung judgment sa parat nilang kinaharap sa pro scene. Kumbaga pressure ka na nga sa paglalaro kagaya ng mga screams, tapos iisipin pa kung paano mo i-apply ito mismo sa game at kung paano kayo makakakuha ng panalo, dahil rito sobrang pressure na yon at yan ang nararanasan ng halos lahat ng mga pro players. Ang pinagkaiba nga lang rito sa V-Wise kasama sa dala nilang pressure ay yung mga panghusga sa kanilang dalawa. Kaya kung mapapansin nyo, magmula noong sila ay aktibo sa MPL hanggang sa bago nila pasukin ang pagiging streamer, ay hindi tayo nakarinig sa kanila na pinilaga nila ang isang bagay.
Pero nung naging full-time streamer o content creator na sila, ayun, sila mismo ang naghahanap ng mga taong galit sa kanila dahil handa na silang sabayan ang mga ito dahil wala na silang iniisip na posibleng maapektuhan na team kapag pumalag sila sa mga haters nila noong mga panahon na yon. Pero hindi lang pressure ang dahilan, dahil ang pangalawa na rito ay ang dahilan mismo na wala kay Munton. Kumbaga nasanay na nga itong Viewwise na parang kalaban nila ang maraming mga tagapanood, abay ang hindi nila inaasahan na maging ang may-ari pala ng narong sinusuportahan nila at minahal ay isang kaaway rin ang turing sa kanilang dalawa. Pero to be fair, malamang mababasa ko ang mga komento dyan na Kesyo Inspi, sila rin naman kasi ang may kasalanan dahil alam naman nilang ayaw ng Munton sa gambling pero pinasok pa rin nilang dalawa. At sa totoo lang kapatang, wala nang pakialam dapat ang Munton sa kung ano yung gustong pasukin ng dalawa. Dahil wala naman sila sa MPL o hindi naman sila nakontrata kay Munton ang mga panahong nagkakontrata sila kay Rivalry. At dahil rito, pinarusahan ng Munton ng Viewwise kagaya ng pagbabawal sa kanilang dalawa na mag-restream ng live ng MPL. At kung sakasakali huli sila na nagre-restream pa rin, abay papatawan di umano sila ng copyright strike sa YouTube. At ito, info lang, alam nyo ba na kapag ang isang YouTuber ay sinabihan mo ng ganitong mga salita ay parang sinabi mo na rin sa kanila na tatanggilan kita ng trabaho kapag ginawa mo pa yan, ganito kabigat ang magkaroon ng strike kabatang. Alam yan ng mga kapwa ko YouTuber dahil ako mismo ang tumutulong sa kanila kapag nakaka-receive sila ng strike sa ibang mga channel dahil kinakausap ko mismo yung nagbigay ng strike para lamang tanggalin ito sa kanila. Pero hindi lang yon ang natanggap ng Viewwise, tinanggalan pa sila ng karapatang mapabilang sa greatest players na parang lahat ng pinaghirapan nila biglang naglaho nang dahil lang sa isang pagkakamali na nagawa nila para kay Munton. Isama pa yung pagtanggal sa kanila sa iba't ibang mga clips na ilalabas ng Munton, kumbaga parang nabura sa mapa ng MLBB nang dahil sa pahinga na yon na mas pinili lang naman nilang humanap muna ng ibang pagkakakitaan. Kaya hindi mo masisisi kung bakit humantong sa puntong gusto na nilang tuluyang lisanin ng MPL na kung pagsasama-samahin mo lahat ng dahilan na yan kahit sino malamang ay kusa ng aalis. Pero ang tanong nga, bakit nga ba hindi pa sila nag-aanunsyo na sila ay tuluyan ng magre-retiro? Technically speaking, retired na talagang matatawag itong dalawa. Doon pa lang sa puntong 2MPL na ang kanilang hindi nilalaruan, abay ang pinakadahilan nito ay yung kontrata nila sa blacklist ay matatapos pa bago matapos ang 2024. Kumbaga, hindi pa sila pwedeng mag-anunsyo dahil binabayaran pa rin sila ng blacklist. Oo kabatang, may sahod pa rin ng Viewwise kahit dalawang beses na silang nagpapahinga sa MPL, ganito kalupet ang blacklist. Kumbaga, hindi pa sila pwedeng mag-anunsyo hanggat nakakontrata pa sila, e paano kung sa loob ng buong 2024 na sila ay under contract, biglang nagbago ang isip nila na ay gusto ko pa palang maglaro, abay pwedeng pwede pa yon, kabatang. Kung si JP nga, nag-anunsyo na noon na magre-retiro, pero nakabalik pa rin, abay ano pa kaya itong Viewwise na nag-aantay pa na matapos ang kanilang mga kontrata. Ito yung kaibahan ng ibang mga team sa blacklist. Dahil kung papakinggan mo ang sinabi ni Carl TC sa kanyang live na kung siya raw ay papayagan ng Echo na magpahinga, abay gagawin niya rin ito. At sa katunayan, sinabi ni Carl TC na maswerte ang Viewwise na sila ay nakapagpahinga samantalang siya, di umano, ay magmula ng mag-MPL hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakapagpahinga kahit isang beses at gusto niya munang magpahinga, ang kaso nga lang, depende daw ito sa Echo kung siya ay papayagan. Ito rin mismo ang nilinaw ng CEO nitong blacklist na ina-allowed nila ang mga players na magpahinga na bayad pa rin ang kanilang mga sahod na parang kagaya kina Rene J. At sa Viewwise mismo, ngayon, partida 2MPL na ang in-skip nila pero nasusustain pa rin di umano ito ng kanilang mga sponsors. Pero hindi lahat ng mga players kayang gawin ito, ha? Siyempre sa ilang season na pamamalagi ng Viewwise sa BL ay malaki na rin naman ang naitulong nila para sa team kaya deserve rin nilang makatanggap ng ganitong treatment.
Pero malay nyo, bago matapos ang kontrata nilang dalawa, ay ma-realize silang gusto pa pala nilang magdaro sa MPL. O diba? E di-extend malamang sa alamang. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa kung bakit hindi pa rin nag-aanunsyo ng retirement ang V-Wise, kahit alam naman nating lahat na hindi na sila babalik sa MPL. Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah.